Welcome to Chesmo Tech Official, ang chismosong tiki ng Cebu. Check mic test. Hey. Check. Intro. Hi guys, my name is Noel C. Hawak na naman itong ating Yamaha MX-04 na nabili po natin previously sa Shopee. So ayoko na sanang i-content to guys, no, kasi marami na po tayong mga uploads po tungkol po dito. So may isang features po kasi guys na aki pong natukasan po dito na hindi ko po in-expect na magkakaroon ng isang murang mixer po na ito. Partida po is hindi po siya orig, no. Isa po siyang clone ng Yamaha. Ito yung features guys na napakahalaga po sa atin, especially kung mahilig kang mag live stream, mag audio recording gamit ang ating mga PC at desktop. So napakahalaga po guys ng aking ipapakita ko ngayon sa mixer po nito. Honestly guys, hindi ko po nasabi sa akin na nakaraan live nito na meron siyang ganyang features. So before we start guys, kung click nyo ang ganitong mga content, please feel free to subscribe, click like, share, and hit the notification button para makita pa rin tayo sa ating mga next na videos. So yan na guys, welcome sa ating setup nito, sa ating computer, no. So andito tayo kasi ipapakita ko pa sa inyo kung paano i-connect itong ating mixer papunta sa ating computer na hindi po gumagamit ng min out sa ating mixer. Kasi itong ating Yamaha MX-04 ay pwede pala gawing isang audio interface. So ibig sabihin, pwede tayong mag-connect gamit lang ang isang USB wire na male to male. So madali po siyang gawin guys, hindi na kailangan ng maraming wires, less noise pa. So itong setup nito guys, maganda po ito sa pag-record ng audio or mag-mic recording ng mga song covers, live streaming, or kahit na anong gusto mong gawin, mag-record ka ng guitar or mga ibang instrument papunta sa ating computer gamit ang ating Yamaha MX-04 na hindi na po kailangan ng kahit na anong device like audio interface. Yung iba kasi guys is gumagamit pa sila ng V8 sound card, itong sa atin hindi na. So rikta na po to from mixer to computer. Yung iba is gumagamit din sila ng audio out or min out ng ating mixer, gumamit sila ng maraming wires, itong sa atin hindi na kasi itong ating mixer, pwede po siyang gawing audio interface. Riktahan na po yun. From mixer to computer without using any devices like audio recording device or yung V8 sound card. Kahit ano pa man yan. So, matik na yan. Alright? Ayan, subukan na po natin. So, guys, welcome sa ating setup. So, yung ating mixer, guys, yung kanyang supply, saksak na po natin. So, ang ating palang wire na gagamitin, guys, ito lang. Yung USB na male at saka male. So, itong isa, dito po natin ilagay sa USB port, no, ng ating mixer. Tapos itong isa naman dito sa ilalim sa kahit na saan na USB port po ng ating PC or computers. Yan guys, kung napansin nyo, yan po ang display po ng ating USB na module, no, kasi wala po kasing nagsaksak na flash drive, so kaya yan po kanyang display. Kapag itong dulo guys, pag ito ay ating isaksak sa ating mga computers, ito po ang mangyari. Ganyan na guys, no? So mag-display siya ng PC. So PC po ang kanyang display, ibig sabihin na detect po niya yung ating computer. Okay, so after po ma-detect ng ating computer ang ating mixer, punta lang tayo sa settings ng ating audio sa may lower right ng ating desktop area. Tapos hanapin mo itong icons na parang speakers guys. I-right click mo lang, tapos sounds. So meron pong lalabas dito guys, no? May playback, may recording, may sounds, at saka communication. So i-click mo yung playback at hanapin mo lang yung na-detect po na mixer po natin. So dito po sa akin is ang nag-appear is Jelly BR21. So kapag ito ang makikita mo guys, i-right click mo lang tapos enable mo. So dito sa ating recording, so na-detect din. So ito po lang aking gamit na recording ngayon is ito na pong ating condenser mic na nakakonect sa ating mixer at papunta sa ating computer. So ito na siya guys, yung ating mismong output ng ating recording, no. So medyo maingay kasi nasa labas po ako ng kwarto. So napakasimple lang guys ng ating connection ngayon, USB to USB lang. Rikta na po from USB port ng ating mixer papunta po ng mga USB port ng ating computers or laptops. Aside from microphone guys, pwede ka rin magdagdag ng guitar or kahit anong accompaniment or mga instrument para po ma-record. So ang aking palang ginamit na software for recording is itong OBS Studio. Ito yung open source po na recording software na kadalasang ginagamit for live streaming at pag-recording ng audio. Pwede din sa video guys. Right? Ayan, tapos na. Yes, ayan. Tapos na.
right? So this could be my last video, guys, for this mixer. So again, thank you for watching, guys, and if you want more videos like this, feel free to subscribe, no? Lahat ng mga buttons i-click nyo na para naman magkikita pa tayo sa mga susunod kong videos. Maraming salamat, guys. Ingat kayo dyan. And again, this is your boy Noel C, Chismotech Official, Baboose.